porket umalis yung mama mo, ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. Sigurado ako, merong rason kung bakit kanya iniwan. Ang swerte mo nga eh. Kasi ikaw, binalikan ka ng nanay mo. At sigurado akong mahal na mahal ka niya. Anong ginagawa niya dito? Sinabi mo ba sa kanya na nandito ako? Aalis na ako. Wait. Sorry. Wait! Nandito ka na rin naman. E di magstay ka na. Naisip ko kasi na a lot of terrible things has happened recently. Dahil ka na lang malungkot. But I wanna remind you to smile. Ayokong makalimutan mo yung mga moments na masaya ka dahil lang natatabunan ito ng mga problema. Si Lynette, nakita mo? Nasa loob. Pero huwag kang mag-alala. Isang beses lang kami nag-usap at tungkol kay Papa yun. Hindi kita pinag-iisipan na masama. Since nandito ka na, mauna na rin ako. Sana naman kung aalis ka. Nandito ang anak mo. Nandito kapatid mo. Sigurado ko matutuwa si Sir Pepe kapag nandito ka at nakikisaya ka. Miss mo yung mga kaibigan mo, ano? Opo, Tay. Lalo na po yung mga bonding po namin dun sa Apex dati. Gusto mo bang bumalik? Alam mo, gusto ng lolo mo na bumalik ka sa Apex. Kasi sa inyo ni Zoe naman mapupunta yun eh. Noon hindi pwede dahil na kay Moira pa yung Apex. Pero ngayon, nasa atin na ulit. Gusto mo ang bumalik? Okay pa naman po ako sa East Ridge, Tay. Lalo na po, andun po si Nanay, tsaka po si Lola. Tsaka, pag bumalik po ako ng Apex, baka mamaya, mag-aaway lang po ulit kami ni Zoe. Sa tingin ko, sa mga pinagdadaanan ni Zoe ngayon, mas makakabuti sa kanya kung nasa Apex ka. Kailangan niya ng kapatid. Kailangan niya na makakasama. And besides, mag-third year na kayo. Siguro naman mas mahaba na yung pasensya niyo sa isa't isa. At kapag nasa Apex ka, mas mababantayan mo ang lolo mo. Pero hindi kita pinipilit, ha? Nasa iyo pa rin ang desisyon. Pag-isipan mo lang, anak. Tandaan mo, anak, kapag nakapag-desisyon ka na, open ang Apex sa'yo para i-continue yung residency mo. Salamat po, Tay. I can't wait sa paglipat mo sa Apex. Dr. Santos. RJ. Dr. Carlos. Doc. Pabalik ka na ba sa Apex, Annalyn? Sensya na kayo, ha? Medyo nalay ko yung usapan niyo. Dr. Carlos, hindi pa naman po ako nakakapag-desisyon. At kung naman ang desisyon mo, irespetuhin ko. Salamat po, Doc. Sige po, Doc. Sige. Doc Carlos. Sige, Doc. Nagbabay lang ako kay Lolo. Aalis na kayo? Justine, I just want to thank you for allowing me to spend some time with you. Kahit sandali lang.
May ibibigay pala ako sa'yo. Carlos? Nasaan si Annalyn? Kasama niya yung tatay niya. Pupunta daw si Justin tsaka si Giselle. Kakatuwa, no? Magkasundo sila ng pinsan niya. Sayang lang wala si Zoe. Lynette, papayagan mo bang lumipat si Annalyn sa Apex? Ha? Okay lang ba sa'yo na doon niya itutuloy ang residency niya? Kailangan ko muna makausap si Annalyn. Pero kung saan siya masaya, doon din ako. Okay lang ba sa'yo na mawalay ka sa kanya? Hindi naman kami magkakahiwalay ng anak ko. Lilipat lang naman siya ng Apex eh. Sandali, bakit parang mas affected ka? Hindi naman. Sabi ko nga sa kanya kung anong maging desisyon niya, irespetuhin ko. And Carlos, kilala kita. Alam ko na magtatampo ka kay Annalyn kung lilipat nga siya. Kasi malaki ang naitulong ng East Street sa anak ko. Oo. Pero naiintindihan ko siya. Kasi ano magawa ko kung gusto niya makasama ang tatay niya? At sigurado ako, masaya siya kapag nandun siya sa Apex. Sino ba naman ako, di ba? Thank you. Well, go ahead. Anak, pwede bang yumakap kahit isang beses lang bago ka umalis? Let's go, Jessie. May flight pa tayo. Come on. Aalis na ba talaga kayo? Ayaw niyo bang dumito na muna? Wala naman kaming gagawin dito. Besides, meron din akong job interview sa US. Come on. Work for Apex. I mean, I read that you finished business management and you graduated at cum laude. So, malaki ang maitutulong mo sa Apex. You would definitely be an asset to the company. Patapatan namin ang job offer na papasukan mo sa US. Just please say yes. No. Yes.
No. Did I hear right? Ayaw mo. But Justin already said yes. I'll say it for the third time. No. Eric, please. Gusto ko lang naman makabawi sa anak ko bilang ina. Huwag mo naman sana siyang ipagdamot sa akin. Ipagdamot? Matapos mo siyang iwan doon. And now, all of a sudden, gusto mong maging ina. After you denied my right to become a father to her, hindi mo pwedeng basta-basta lang na makuha ang gusto mo. Alam ko naman. Kaya nga, pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. And I know it's not easy for you to forgive me. At marami pa akong dapat ipaliwanag sa inyo, but please just give me this chance to correct my mistakes, especially now. Na Pasko! Kaya dapat patawarin ka namin? Hindi. You don't understand, Eric. I suffered a lot tudong nawalay sa akin ang anak ko. And now that I found her, I just want to... Then what? What's your plan? Ano gusto mong gawin? Dad. Ano bang mga... Dad, please stop. Tama na. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa Apex. Kailangan natin bumalik sa Amerika. Sumunod ka na sa akin. Justina. Justin. Please talk to your dad. Please convince him. Na magtatrabaho ka sa Apex. I know. Pero Dad, kailangan kong tanggapin tong offer na to. Bakit? Just because she showed you a little kindness, lumalabot na ang puso mo sa kanya. Akala ko magalit ka sa kanya. Yes, Dad. Galit ako sa kanya. Pero accepting that offer doesn't mean pinapatawad ko na siya. Sino mo lang sabing pinapatawad ko na siya? Dad, alam mo kung bakit kailangan kong tanggapin tong offer na to. Please. Huwag ka muna sumagot kay Giselle. Kailangan ko muna mag-research about Apex. Dr. Benitez. Doc, eto po yung memo para sa mga napiling ipapadala for the seminar in Japan as invited by Dr. Hiroshi. The neurosurgery department recommended Dr. Santos and Dr. Lyndon Javier. Pirma nyo na lang po ang inaantay para we can tell them about this. Doc, is there a problem? I'm okay with Dr. Javier. Pero I still need to talk to Dr. Santos. Kaya hindi ko muna pipirmahan yan. Sige na, Dr. Enriquez. Ano? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong suspect? Wala pa rin kayong maiturong gumawa nito sa papa?
Sir naman, unfair naman sa papa ko na hanggang ngayon naghihirap pa rin siya. Habang yung kriminal na yan, pag-alagala pa rin. Who is it? Ayan! Justine! Eh, hindi kayo natuloy umalis? Napag-usapan namin ni Dad yung offer mo. Yes! So, ano bang sagot ninyo? Sana positive. Tatanggapin mo ba? Ano sagot ninyo? Yes, Giselle. We gave it a thought. We can discuss the best position for her. But only if it's worth na magstay kami dito sa Pilipinas. But of course, pinag-aralan ko lahat ng credentials niya. And we have a lot of key positions kung saan qualified siya. Gusto lang talaga kitang maging parte ng Apex, anak. Justin. Please call me Justin. Hindi talaga ako sanay, sorry. I'm sorry, Justin. That's better. Well, speaking about key positions, nabalitaan ko, Giselle, na magre-retire na raw ang VP niyo for finance. Yes, Mr. Salvador. But why? Hear me out first. I have an idea. Kunin mo na. Thank you. Sorry, di ko lang napigilan. Di ko rin kasi mapakita kay dati kasi alam ko nahihirapan din siya. Pero sana gumaling na si Lola, no? I'm still hoping na kumaling na talaga si Lolo. Buti nga naagapan siya kanina eh. Kasi bumaba daw yung BP niya. Mabuti wala dito si Zoe, no? Sana pag nag-start na yung work ko, sana wala pa rin siya dito. Nagtatrabaho ka dito sa Apex? Buti naman, hindi ka nababalik ng US, tapos magtatrabaho ka pa dito. Kaya nga sana, bumalik ka na dito sa Apex para magkakasama na tayo. Sige na, may lunch pa kami ng dad ko. Gusto mo ba sumama sa akin? Hatid na kita. At thank you, ah, pero hinihintay ko din kasi yung mga kaibigan ko eh. Sure ka? Okay lang. Okay. Sige. Justin! Sige na. Sa'yo na yan. Baka kailanganin mo pa. Thank you. See you around. Thank you.
Ate, I know that you want the best for your daughter, pero bibigyan mo kaagad ng posisyon sa Apex? Isn't it too early? Oh, Beng. Gusto ko lang makasamang anak ko. Gusto kong ibigay sa kanya kung anong nararapat. That is the most important thing. But if you look at her credentials, you look at her resume, she is capable. She's qualified. In fact, more than qualified. She's a smart kid. Well, you know better, and I trust you. I just hope this isn't an emotional decision. Well, aside from the fact that I know that she's capable, I can't deny that I'm doing this because I'm giving her reason to stay. O Beng, sa tingin ko ito lang ang paraan para maayos ang relasyon naming mag-ina. I understand you, Ate. I just hope that hindi magdala ng gulo si Justin sa Apex. Well, if that happens, I'm sure I'll be level-headed enough to fix it. I hope so. We can't let the employees see that she can get away with anything by virtue of nepotism. And I'm aware of that too. Patabeng naman, mag-uumpisa pa lang yung anak ko. Gulo na kagad na dadali niya sa Apex ang iniisip mo. Come on, cut her some slack. Give her a chance, will you? Pa, may papakita ako sa iyo. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Ang saya-saya lang ng mga bata. Miss ka daw nila. Ikaw pa, ang dami mong sikreto. Una, hindi mo sinabi sa amin na may tinutulungan ka palang children's shelter. At tapos, ikaw din pala ang nakahanap sa anak ni Ate Giselle. Sana pa, gumising ka na. Dahil may importante ka pang sasabihin sa amin. Kung sino ang gumawa nito sa'yo. At sigurado ako pa, pagising mo, magiging masaya ka. Dahil nandito na ang ikatlo mong apo. Si Justin. At magkasundo sila ni Annalyn. Nag-perform pa nga sila para sa mga bata doon sa party. Sana pag-uwi ni Zoe, makasundo rin niya yung pinsan niya. We miss you pa. Sa pagbubukas ng bagong taon, ay mayroon ding mga magaganap na pagbabago sa Apex. Please welcome our new VP for Finance, Mr. Eric Refuerzo. Bakit bigla mo nang naisip na tulungan ang Apex? Wala ka bang tiwala sa akin? I would like you to know na isa ka sa recommendation ng Neurosurgery Department na ipapadala sa Japan. Dahil balak mong bumalik sa Apex, I decided not to give you the slot. Akala ko okay na kayo. Feeling ko nga. Ang unfair ng tatay mo sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginawa ko lang yun para sa anak ko.
Dahil yun ang hiningi niyang kondisyon. Finally, nandito na ako sa Apex, Lolo. I'm doing this not for Giselle, but for something else.